Ang matuod nga kaluwasan. Usang ka programa nga gituyo pagmugna sa Kapa Community Ministry International Incorporated aron mapalapnag ang timos nga pagtabang sa mga katawhan nga dugay nang naglunang sa kalisdanan, hawason paingon sa dili tumutumo nga pagkaadunahan. Ang matuod nga kaluwasan magapahayag usab sa kompleto nga kaluwasan, material ug espiritual mabatnan dinhi sa Ang matuod nga kaluwasan. Ang matuod nga kaluwasan mabati matag adlaw Lunes hangtod Biyernes. Ang matuod nga kaluwasan. O garon, ania ang inyong founder sa Kapa Community Ministry International Incorporated, Pastor Joel A. Apolinario, sa programang Ang Matuod nga kaluwasan. Dito sa ating mahal na bayan, habang maganang kumakain ang iba, si Jenaline at ang kanyang apat na anak, hindi pa nananahalian at hinihintay pa ang asawang dumidiskarte upang sila ay makakain. Ano mga bata, hindi naman pwedeng hindi mo pakainin ang mga anak mo eh. 2 taon nang tigil sa pag-aaral sa elementarya ang mga bata dahil sa kahirapan at di makakapasok kahit libre pa sa pampublikong paaralan. Hindi po ako pag-aaral, nahirapan din po ako maghanap ng trabaho. Halos kalahati o nasa 48.5% ng mga pamilyang Pilipino ang bantad sa kahirapan. Laganap at mas tumitindi ang kahirapan sa panahong ito. Sa bagong SWS survey, lumabas na tumaas ang bilang ng mga pamilyang nagsasabing mahirap sila. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, umakyat na sa 6.7% ang inflation rate na siyang pinakamataas sa nakalipas na 9 taon. Hangad mo ba ang makaahon mula sa mga problemang nagpapahirap sa iyo at sa iyong pamilya? Mga problemang pinansyal. May katuwang na ang ating pamahalaan sa pagsugpo ng kahirapan. Lumapit ka sa Kapa Community Ministry International Incorporated at alamin kung paano makakaahon sa sadlak na kahirapan. Sa pamamagitan ng pagpapalago ng aspetong espiritual, matututunan mong pagyamanin ang sarili at pangangalagaan ang lahat ng biyayang galing sa Diyos. Sa Kapa Community Ministry International Incorporated, di tayo pababayaan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang sugo at instrumento na si Pastor Joel Apolinario. If you are not a Kapa member, you are working and striving for money. But if you are a member of the Kapa Community Ministry International Incorporated, the money is working for you. Join and be a member of a life-changing organization, Kapa Community Ministry International Incorporated. Dumug ug himaya atong ibalik sa atong amahan nga langitnon, dalay gyud ang Dios. Mga buta, lumalabay.
presensya mo may katapusan. Ikaw ang akong dalampanan. Ligon nga akong kasandigan. Nalaylang presensya mo, Jesus. Ibig ko iba'y luwang presensya mo, Jesus. Sa mga butang ni kalibutan, kaya'ng mga butang mo, Jesus. Sa mga butang ni kalibutan, kaya'ng mga butang lumalabay naman. Apan ang presensya mo, may katapusan. Wala na'y presensya mo, Jesus. Basta kumain ng butang, nakanunay na itong makabuban ng dugo. Okay, good morning, good morning, good morning. Kumusta? Kuno ba po ay napapakinggan or meron na po bang boses? Okay, hello, 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 hello. Mic testing, mic. Hello, 1, 2, 3. Okay na. Yan, good morning. Good morning, good morning sa lahat po ng mga members ng Kapa Community Ministry International Incorporated. Magandang umaga po sa inyong lahat. At of course, ako naman po'y nananalangin na sana naman po'y ang panalangin ng ating poong may kapal ay patuloy nating makamtan at maranasan, no, sa lahat ng mga members ng Kapa, sa ating mga pamilya at sa atin mismo, no, ng mga haligi ng tahanan at mga ilaw ng tahanan. Ayan. May mga joke doon pero ano yun? Mga Cebuano jokes. Okay, sana po ay patuloy kayong nakikinig sa ating at nanonood sa ating live stream. Ito po ang inyong pastor, founder ng Kapa Community Ministry International Incorporated, Pastor Joel Apolinario. Ayan. Oh, kaka-graduate ko lang. Congratulate naman kayo. Ha?
Magkakagraduate ko lang sa aking Doctor of Education. At inyo naman po siguro na panood yung mga shares ng ating mga members. Parang hindi natapos yung aming recessional march dahil nakafocus na sila doon sa sa picture taking. No? So, makikita po natin kung gaano kamahal po ng mga members ang founder ng Kappa. Dahil hindi po natapos yung aming recessional march, mayroon pa sana yung ano, yung recessional march sa almost mga 300 graduates, no, ng college at masteral degree and of course pagiging doktor. At isa po ang inyong lingkod doon sa pagiging graduate doon sa Doctor of Education. So sa lahat po ng mga nagkakasakit doon sa edukasyon, eh pwede akong magdoktor. Kung kayo po may sakit doon sa dami na nating ano pinag doktoran, Doctor of Humanities, Doctor of Ministry, and coming din yung aking Doctor of ano yun? Doctor of yung parang sa theopathic, ano? Kalimutan ko yung ano. Yung sa parang alternative na doktor. Ako naman po ay dati alternative medicine practitioner. So parang malapit na doon sa pagka-medical doktor. Anyway, meron naman din po tayong ano, hospital na maraming mga doktor andon. We have 300 plus, no? 300 plus na yung tinatawag na mga empleyado, ng mga nurses at mga doktors. So, ang dami doon sa ating doctors hospital ng Tagum. Ayan. So, kumusta naman kayo? No? Medyo matagal tayong hindi nagkita. Matagal tayong hindi nagkausap. Ha? Long time no see. But now, sino? Okay. So, antabayanan or intayin lang ninyo yung ating schedule doon sa South Korea. Dahil pupunta kami doon and standby for the opening, no, ng ating bagong branch doon sa South Korea. Pero sige lang, antayin lang po natin at titingnan po natin kung sino yung magiging in charge, no. Dahil minsan-minsan parang medyo merong magandang gagawin pa doon sa Korea para magkakaroon talaga ng yung ako naman po ay nagsisik din ng mga informasyon patungkol doon sa processing kung ano po yung kailangan gawin, no, ng magkaroon ng branch doon sa iba't ibang bansa. Ayan. Kung ito po ay matuloy, ito po ay magiging kauna-unahang branch ng Kappa abroad. No? Ito po. So, sige. At marami nang nag-congratulate. Ayan. At salamat naman. Salamat, salamat. Kay Jay Castro, congratulations, Pastor. God bless you always. Ayan. Thank you so much. And araw po ngayon ng Martes, no? Okay. Naku, April na talaga. Hindi na po mapipigilan yung ating anniversary. Handang-handa na po yung mga artista na maglalaro ng basketball, no? Kung sakasakaling mayroong bakante, no, si Senator Manny na maglaro ng basketball, yun, nalabanan namin yung mga artista, sila ni Alvin Patrimonio, yung mga dating mga PBE icon, no, yung mga idol ng PBE dati.
And iwan ko kung makadating si Benji Paras, no? So yun si Salmontano, doon si Long Mejia, iwan ko si Bayani at Bayani kung nako yung basketball na to parang magiging hindi ito laro, magiging entertainment. Oo. So yun yung magiging kaganapan doon sa ating ano, plus yung ating raffle na Titanium, Everest, and of course yung Fortuner. Okay. So sana naman po ay kayo po ay makadalo at magkakaroon po tayo ng fellowship, no, sa lahat po ng mga members, no. Yung meron naman tayo mga foreigner na mga members, pupunta din sila. At yun nga, magkita-kita doon sa ating bagong ginawang meeting place ng Kappa. Ayan. Napakaganda pong pakinggan kung magkakaroon po tayo ng fellowship na kung saan ay magkakilala po kung sino-sino yung mga tao, di ba? At of course, yung hindi, pero ang problema doon, kasi hindi ko na kayo maisa-isa, no? Hindi ko na kayo maisa-isa na mahawakan yung mga kamay ninyo at makalapit po sa akin in order, of course, for the security din, no? Sigurado, siguridad po ng inyong founder. So hanggang sa ano na lang tayo, no? Weaving of hands na lang, no? At yun, no? Kasi hindi na talaga, no? Hindi na maano. Yung iba naman, kailangan talaga makahawak, no, ng ating kamay, kasi yung iba ay mayroon namang mga karamdaman na gusto nilang gumaling doon sa kanilang mga karamdaman. So yun na nga, yung iba ganun din yung kanilang paniniwala. So pasensya na lang, no, na hindi po kayo makakalabit or makahawak man lang, no, kasi hindi na po lahat sa dami siguro almost 1 million yung dadalo, no? sa pwesto pa lang. No, parang ano na tayo, congested na yung area. Kasi gaganapin yung talagang pinaka-highlights ng ating programa doon sa Kapitolyo. Sa Kapitolyo, tapos yung mga laro natin doon sa ating Bagakay, no, doon sa Bagakay sa Alabel. Sa Kapitolyo din ng Alabel, doon gaganapin yung pinaka-highlights ng program. Kasi sabi ng ating mga kapulisan na hindi po doon talaga, ano, hindi talaga doon yung safety, no, yung location. So sabi nila doon na lang siguro sa Kapitolyo. So okay din naman dahil sa ano naman natin yan, sa tinatawag na seguridad, no. Pero sabagay, alam niyo po, kahapon, meron po kaming medyo experience na naranasan namin na parang kakaiba yung experience namin nung pumunta kami doon sa ating ano, doon sa ating plantation, banana plantation. Nag-start na po, meron ng, yung natapos nila is almost 4 hectares, yung natapos nila na natamnan talaga ng mga saging. So, umpisa na po yun at ang ito po ay 1,171 hectares, no, yung ating area doon. Napaka 1,171, no? Lapad, napakalaki po ng ano, ng ating banana plantation. So next year 800. So next year, magkakaroon na tayo ng delivery ng ating mga saging. Kasi nag-umpisa na po, meron na po tayong mga record, no, kung saan ako po mismo ay nagtanim ng yung saging natin. So at pinakamamahal ko pong asawa, ay andoon din nagtanim, no?
napakaano namin, napakasaya. Pero mayroong mayroong ano doon, mayroong biglang sumulpot. Yung parang ipo-ipo na napakaitim, no? Napakaitim. At yung lumaki ng lumaki at pupunta doon sa opisina na kung saan nandoon kami nag-uusap at meron kami mga ano doon, nagtitipon-tipon doon yung mga ano, yung mga membro at mga trabahante. Doon patungo yung malaki at lumalaki na ipo-ipo, no? So sabi ng mga tao doon, ni minsan hindi daw nila yun nakita. Nung pagdating ko doon pa, no, talagang yung mga ano, yung mga tao talagang tulala sila kung ano yung lumaki na lumaki na lumaki na itim na ipo-ipo. Ngayon ang ginawa po ng inyong pastor, no, ay pinuntahan, sinalubong ko yung ano, sinalubong ko yung ipo-ipo. Sinalubong ko yun at parang ano, pinaalis ko talaga, no, yung action ko doon is pa ganun, no, pinaalis ko yung ipo-ipo. Medyo kung talagang hindi talaga kapaniwala, no, kapaniwala na yung ipo-ipo ay talagang dahan-dahan na nawawala. Meron mo sa isang direksyon na kung saan andoon kami, yung isang ang yung direksyon ng ipo-ipo ipatungo sa amin. Nung ginanon ko yung ipo-ipo, nag-change din siya ng location. Nag-change na nag-change hanggang sa nawala yung ipo-ipo. So, pinapakita lang po ng ating Panginoon na may gabay, no? May gabay talaga ang Panginoon sa atin. Dahil hindi yan maano, no? Hindi talaga parang isang milagro na hindi ka talaga makapaniwala. Dahil doon sa nangyari, sabi ko, eh meron din namang mga pagkakataon din. Halimbawa, nung una, sabi ng ating in charge doon sa Tagum, nung nagkakaroon sila ng Thanksgiving, sinabi ng ating ano, ng ating in charge na parang hindi matuloy yung ating Thanksgiving, pastor, dahil napakalakas ng ulan doon sa Tagum yun. Napakalakas daw ng ulan. Sabi ko, pagdating ko dyan, aalis yung ulan na yan. So nung dumating talaga ako doon sa Tagum, talagang nawawala yung ulan. At saka doon sa ano din, sa yung sa Compostela, na kung saan dinaos yung pagtitipon-tipon ng mga NLF. Doon sa ano, na naimbitahan din akong magiging speaker. O, sa screen, no? Tingnan nyo sa screen, andoon. No? Tingnan niyo sa screen. Ito po ang nangyari doon sa ating ano, doon sa ating banana plantation. Tingnan niyo po, ha. Oh, yung ano, lumalaki ng lumaki yung ipo-ipo. Parang sunog lang siya ng ano ba. Nagkakaingin. At ako po yun, yung naka-pink doon. Ito po, yun. Yung nag-ano po ng kamay na pinapaalis ko po yung ipo-ipo. Tingnan niyo yung ipo-ipo. Nawawala yung ipo-ipo. So balik nga natin doon sa ano, sa portion na medyo lumaki ng lumaki yung ano, yung ipo-ipo na. Sige, balik po natin. Yan. Yun yung portion na kung saan nag-develop po yung ipo-ipo na yan. Oh, bigla siyang papalaki ng papalaki. Kaya hindi ko na po matiis dahil patungo po sa aming location yung ipo-ipo na yon. Sa likod niyan ay andoon yung ano, andoon yung opisina. Kung tumama yung ipo-ipo na yan, kung tatama sa opisina, talagang wasak yung mga bubong, no, ng opisina. Talagang masisira, bagong ano yon, at ito naman ako doon, no? Tingnan niyo. Yun. Naka-pink. Yung nandun, ito.
ito, yung gumano ng ano, ng kamay. Tingnan nyo yung ipo-ipo. Tingnan nyo. Yan, yan, yan. Kusang nawawala. So, kung titingnan po ninyo, talagang may kapangyarihan na binigay yung Panginoon po sa akin para po hindi po mawasak yung ating bagong opisina. Sayang naman. Lumakas ng lumakas yung ipo-ipo na yun, no? Lumakas, papalakas ng palakas siya. Eh, ako naman sabi ko, kung sakaling tatama ito sa bagong opisina namin, napakasayang naman. So, ang ginawa ko po ay sinalubong ko. Ha? Sinalubong ko yung ipo-ipo na yun na lumakas at papalaki ng papalaki. Ngayon, pinaalis ko. No? Nagsinyas po ako sa pamagitan ng aking kamay. Sabi ko, pag ganun. Hanggang sa nawala yung ipo-ipo. Praise the Lord, at tayo po'y pinakinggan ng ating Panginoon na maalis yung ipo-ipo na yon. So, ito po'y napaka-ano na karanasan, no? Napaka-seldom namang po na mangyari na kahit ipo-ipo ay nakaya kong napaalis sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Panginoon na ibinigay sa akin. So, ito po yung nagiging parang sinyalis po na talagang ang Panginoon ay patuloy na gumagabay po sa atin, sa inyong pastor na si Pastor Joel Apolinario, na kahit po naalala ko tuloy yung pangyayari doon sa ano, sa kapanahunan ng Panginoong Hesus na nagkakaroon ng storm, no? At nakasakay sila doon sa isang barko, no? Nakasakay sila doon sa isang medyo malaki, hindi naman barko, yung bangka, no, na malaki. At natutulog doon ang Panginoon samantalang nahirapan na yung mga apostolis dahil sa lakas ng hangin at malaking alon. Ngayon, ginising ng mga apostolis, "Panginoon, malulunod na tayo dahil napakaano." Bigla namang tumayo ang Panginoon at pinakalma po niya yung ano, pinakalman niya yung storm. So, sabi ng mga ano doon, ng mga apostolis, "Anong klaseng taong ito na kahit bagyo ay sumunod sa kanya?" Yun yung naalala ko, no, nang bumalik ako doon sa ano, sa mga tao, ng mga trabahante natin. Sabi ng isang trabahante doon, "Pastor, walang kaya sa'yo yung ipo-ipo." Oh, sinabi talaga, at nagpapalakpakan yung mga tao. Talagang nagiging ano yun, nagiging parang eksena nun ang pelikula. Na linabanan ko yung ipo-ipo, nagpapalakas, papalapit ng papalapit, at medyo lumakas ng lumakas yung kanyang pag-ikot, no? Eh, alam ko naman po na sabi ng mga tao doon na bihira lang po mangyari yun daw, no? Bihira lang mangyari, at hindi pa po sila nakakita ng ganun. So sabi ko, ito hindi na to, ano, hindi na to. Hindi na to. Tingnan niyo yung ipo-ipo na yan. Titingnan niyo yan. Talagang nagpapanik na po yung mga kasamahan namin. Mga empleyado talagang tatakbo na dahil papalapit ng papalapit at papalakas ng palakas. At ano naman yung ginawa ko? Ako yung naka-pink doon sa yellow at green. Yan, yan. Oh, ako yan. Tingnan niyo. Nasaan na yung ipo-ipo? Ito po'y ipo-ipo ni John Digamon. Diyan-diyan na kailin to, Pastor. "If God is with us, who can be against us?" Dili magsilbi ilang ipo-ipo kay ang Diyos nagbantay sa iyo, Pastor. Wala namang kapangyarihan tong dalawang to. Yan po, tingnan mo, nagpapalakpakan yung mga tao.
after na paalis ko yung ipo-ipo. Tingnan mo yung mga aksyon ng mga tao. Pinaalis ko, pinaalis ko sa mga tao. So, kung nakaya kong paalisin yung ipo-ipo, yun pa kayang mga sakit ninyo hindi natin mapaalis. Paalisin natin yan. At iba pang mga problema. Sabi ko sa aking sarili, dahil ang Panginoon po ay nasa atin, so wala pong tatalo sa atin. Kahit espiritual na kalaban, itatalonin natin. Nasaan yung Biblia ko? Nandito. Nandito sa drawer. Ito naman, dito sa Biblia po, hindi naman, hindi lang po kalaban natin yung pamunuan, kundi pati espiritu din. Yako talagang yun ang pagtatako at paniniwala ko na iyon ay hindi normal, no? Hindi normal na ipuhipo. Bakit? Kung obserbahan po natin yung obserbahan natin yung ipo-ipo, ano yun, yung dinaanan ng ipo-ipo na yun ay hindi po itim, brown po yun, o yung lupa. E bakit nagkakaroon ng itim na kulay, no? Tapos yung ipo-ipo talagang umiikot yan, umiikot. Siya yung ikot niya andoon pa lang sa baba. Siguro, yung starting doon siguro, no? Starting sa baba, no? Talagang iikot yan, iikot. Pero yung pinagtaka ko, nung biglang naglaho, wala namang nahulog. Walang nahulog. Ni, sa mga dahon, kasi pag yung ipo-ipo, pag ano yun, pagbaba, yung mga nakuha, natangay ng ipo-ipo na yon, pag mahulog yan sa mga dahon, talaga yung dahon ay gagalaw din, di ba? Pero nang nahulog at biglang naglaho, wala namang nangyari doon sa baba. Walang nahulugan na dahon, wala. Parang nag-evaporate yung ano, parang usok lang ba na nawawala bigla. Nag-evaporate yung process niya at hindi nahuhulog yung nakukuha. So, sabi ko, ito talaga hindi ito ano. Dahil nagtaka na ako, dahil wala namang medyo malakas na hangin. Walang medyo malakas na hangin. E bakit nabuo yung ipo-ipo na yon at lumaki ng lumaki na itim ang kulay? So, sabi ko, hindi na to ano, hindi na to normal na ipo-ipo. Pero siguro kung hindi yun ano, na stop, lalaki ng lalaki yun, wasak talaga yung ano namin, yung bagong opisina. Bagong gawa ng opisina. Sayang naman. Sabi ko, sayang to kung mawawasak to, di ba? So, ang ginawa ko po, sinalubong ko po yung ano, ipo-ipo. Nung sinalubong ko yung ipo-ipo, sabi ko, alis. Sa tatlong pagpapaalis ko po, waving of my hands against di ipo-ipo. Nawawala po siya. Nawawala. Parang ano, nalulusaw. Kung tubig siguro. Hindi naman yung tubig. Hindi siya nalusaw. Nag-evaporate talaga. So, yun yung nagiging karanasan namin. No, doon sa ano. At, yun. Nung napaalis na nga yung ipo-ipo na yun, ang nangyari na ano yung aming helicopter napatay, hindi nag-andar. Nako. Ngayon, hindi ko naman pinakialaman. Pero siguro kung binibless ko yun, baka mag-ano yun. Pero talagang sira daw yung battery. Battery lang naman. Kasi pag nag-andar yan, walang problema yung battery kasi automatic charging yan, no? Pero nung pagbalik namin, parang mayroong
naon, no, na hindi na patay, na off yung kung ano yung ilaw na kumukuha doon sa kuryente ng battery. Nung nawawala siya. So, yun na nga, sabi ko, ito'y hindi normal. Kailangan ko itong anuhin. Kailangan ko itong i-stop, no? Kaya pinuntahan ko talaga. Hindi po ako natakot doon sa lakas ng ikot. Nung ano, sabi ko, if God is with me, din ang ipong-ipong ito ay maaalis talaga sa pamagitan ng kung anong pamamaraan. So ginawa ko po para maalis siya, ginanon ko lang siya. Yan. Sa tatlong pagganon ko, nawawala yung ipo-ipo. Dahil andoon din, hindi lang po tayo nakipaglaban doon sa mga tao lang, kundi pati espiritu. Ganito po yung pagkasabi doon sa ano, sa 6 ng Efeso. Kay ang atong hanapin natin sa kasi may Tagalog ng mga version para para mababasa natin sa mga iba't ibang version. English at saka ano. Dito sa Efeso, Efeso 6 at ang talata ay 12. Ganito po, ito po ang pagkasabi sa Tagalog ang nakasulat. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo. Yun o, laman at dugo, meaning material yan. Kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadiliman. Tingnan mo. Ito ay kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Tingnan nyo. Diba? So, hindi lang kalaban natin dito physical, no, material, kundi pati mga masasamang espiritu kalaban po natin. Sa Cebuano, ganito po ang pagkasabi. Kay ang atong pakigdumog dili batok sa dugo ug sa unod, kundili batok sa mga pamunuan, batok sa mga pagbulutan, batok sa mga magbubuot sa kalibutan ni ini nga mga kangitngit, batok sa mga gamhanan nga espirituhanon sa kadautan diha sa mga langit nun o diha sa mga kalangitan. Sa English, ito po ang pagkasabi. For we wrestle. Wrestling to eh. So talagang ano to, pag tinatawag na wrestling, di ito basta-basta. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities. Yung tinatawag na principalities, nako, napakaano yan. Against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Tingnan mo. So, hindi to. Hindi basta-bastang laban to. So, anong gagawin natin sa 13? Therefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Anong gagawin natin? Wherefore, take unto you the whole armor of God. Kaya yung nagpe-pray ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, give me power to eradicate
this, ano yun, tsunami? Whirlwind? Tornado? Magiging tornado yun eh. Talagang buong tapang kong sinalubong yung tornado na yun. Dahil hindi ko gusto masasaktan ang mga tao na nandoon. Ito po'y naging mensahe po sa atin na pinapakita po ng ating poong may kapal na kahit ano po yung magiging problema natin dito sa kapa, buong puso kong sasalubungin yun upang mapaalis at magiging tagumpay at maragumpay tayo. Okay, patuloy po tayo sa ating programa po, mga kapamilya at mga kapamember. Kapa. So, yun na nga. Yung ating pong pakipaglaban ay hindi lang po sa mga material na mga bagay. Ang nangyari po kahapon ay isang malaking mensahe po sa atin na kahit anong laki ng tornado na pinoproblema ng kapa ay buong tapang kuyang sasalubungin na walang takot at papaalisin ang mga problema. Kaya yung problema na yon ay biglang naglaho nung pinaalis ng inyong founder. So kung ano man ang nagiging problema dito, kung napaalis ko po yung ipo-ipo na yon, wala pong rason na hindi po natin mapaalis ang ating mga problema, dahil if God is with us, who can be against us? Yun yung pinakaminsahe doon na ipakita doon sa mga tao na kung saan po binibigyan po ako ng kapangyarihan ng ating Panginoon. So kung tutuusin yung mga sabi ni ng gawa, napabayaan nyo lang sila. Kasi pag sa tao yan ay kusang maglaho. Pero kung sa Panginoon, talagang magpatuloy yan. Eh baka naman yung kinakalaban ninyo ay hindi na tao, kundi ang Diyos. Eh mahirap po kalabanin ang Diyos. Sabi sa, ano, sa Roma, sino ka ba nasasagot-sagot sa Panginoon? Yun po ang mga mensahe po kahapon na nakita kung parang ano to? Isa tong revelation ng ating Panginoon na huwag or hindi dapat tayo mabahala at maproblema sa lahat po ng mga problemang dumating sa ating buhay. No. Bakit? Dahil andoon ang Panginoon. Kung kaya ko pong napaalis yung ipo-ipo na yon, so walang rason na hindi ko rin po mapaalis ang lahat ng mga problema na hinaharap ngayon ng kapa. Yung mga problema naman na yun, hindi naman talaga yan problema. No?
di ko talaga yan pinoproblema. Pero sa lahat po ng mga membro, na kasi meron din tayong ipo-ipo na ano, biro mo, doon sa ating opisina, naglibre ng BP, buong araw, sinasabi, huwag na kayo dyan sa kapa. Tingnan mo. Ipo-ipo din. Pero maliit lang. Pero kung napaalis po natin, mga kapatid, mga kapamilya, yung ipo-ipo na yun, talagang totoo, ebidensya yun. Tingnan nyo po. Tingnan nyo kung ano ang nangyari doon sa aming ano. Ayaw ko lang talagang masaktan yung mga members, mga empleyado na nagtipon-tipon doon sa gusaling bagong ginawa po ng ating plantation. Sa plantation po natin. So, pinoprotektahan ko yung mga empleyado at yung gusali. Dito din sa Kapa, pinoprotektahan ko kayo lahat. Na kahit anong laki, magiging tsunami man yan, kaya kong harapin yan mag-isa. At sa pamagitan ng gabay po ng Panginoon, eh talagang maglaho yan. Basta ang Diyos po ay nasa akin palagi. So kahit ipo-ipo, kahit tsunami po, tingnan mo kung naibigay ba yan sa mga pastor na iba. Ako lang po ang naibigyan ng pagkakataon na pinapakita sa mga tao na nandoon na ang Panginoon po ay gumagabay sa akin. Kaya kahit ipo-ipo ay kaya kong paalisin. Yun yung mensahe. At napakalaking pasasalamat ko po sa ating Panginoon na talagang binigyan ako niya ng kapangyarihan na kahit ipo-ipo ay napaalis ko. So salamat Panginoon na nakita po ng mga members na ako po ay hindi mo pinabayaan. Kaya ngayon, nagiging, tingnan nyo, napakasaya ng ating, magiging napakasaya to. Bakit? Dahil yung ating anniversary, daming artista na pupunta. Magandang umaga kay June Palad. Ano to? June Palad, good morning. And also kay Jennifer Romo and Flora Humagit, good morning everyone. Kay Ibi Ibabaw, good morning kapamilya, mabuhay po kayo. And kay Orias Mirafintes, Laranyo, Alansky Manre, kay Lucilin Guloran Agni, also kay Nining Jimenez Bergado, Amalia Madridano Gallego, and also kay Nining Jimenez Bergado, kay Dieter Aldo Kodo, Love Kapa, Bayugan City, yung mga taga Bayugan. Kay Joel Pair, Todilio Taasan, good morning Pastor, at sa lahat ng mga Kapa members watching here from abroad, at Queen Victoria, go lang, laban, kapamilya. Kay Evelyn B. Revilla, good morning everyone, lalo na kay Pastor Joel, kay Madam Rina, mabuhay ang Kapa. Kay Ramon Rivera, Nining Jimenez Bargado, good morning to all Kapa members in Surigao City. If we hold on together, Kapa forever. Yoy Neil, good morning Pastor. And ito ang daan para magkaroon ako ng pangpuhunan kay Kapoy na Judy sa laing nasod Pastor. God bless you Pastor. Ug sa Kapa gitawag, so may ganahan diha na gani bag-uran. Merong bagong ano doon sa Facebook, binuhusan ng sinunog ng gasolina yung likod, lahat ng parts ng likod doon sa ano, talagang sunog ng gasolina. Kawawa yung kaya ako patuloy yung ginagawa kong ano, ginagawa kong tulong sa ating mga OFW, na sana naman sila naman yung pupunta dito sa atin ang magtrabaho.
Hindi naman sunugin. Pagkakainin natin ang maganda dahil ang paggawa ng masama ay ang paggawa ng mabuti ay hindi talaga yan nagdudulot ng masama. Nadine din din amigo, I love you pastor. You're the best invention sa mga taong naglisod, long life po. Naangkapa tuloy-tuloy na forever na. God is good all the time. Kay Nining Jimenez Bergado, kay also kay Orsi Charin Samhay, good morning pastor. Thank you sa imuhang kaayo. God bless. Kay Jeneline Mahinay, kay Bitane Delicana, good morning. Of course with heart yan. Also kay Charlene Resurrection Gores Ibanez, good morning pastor and to all kapamilya. God bless us. And also kay Nining kay Bilin Ducado, kay RC Hiraldes. Hi pastor, good morning. God bless you always. Also kay Itak Ordin Niha, good morning pastor. Long live ka pa. Kay Aaron Kinya, good morning pastor. God bless. And also kay Iramis Itapak Amlap. Yan. More power pastor, founder, proud Kappa member here. Long live Kappa. Kay Marlin Sor, good morning pastor. Thank you so much for the good life nga gihatag nimo namong mga katawhan. More blessing to come and God bless you always. Thank you. Also kay Emma Enduyon, good morning pastor. Sa kapamilya, we're watching from Washington State. Wow. Kay Rolly Rusty, good morning pastor. From Pulumulok, we love Kappa. Ryan Humbleman Gill, salamat pastor sa lahat ng mga member ay imbitado dyan para lang magtanim. Lahat po ng mga member para tapos kaagad yan. Uy, oh, good idea. Good idea. Sige. Ano tayo? Yung bayanihan. Banana planting. No? Ang ganda, no? Good idea. Pero sana kita nyo lahat yung ipo-ipo na pinaalis ko. No? Exciting talaga. No? Sayang kung nagkakaroon tayo doon ng ano. Faye Dolyaga Rivera, morning pastor. Malaki ang kita ng saging. Yan po ang business namin. God bless. O, diba? Karoon tayo ng 800 or 1,000 hectares. No? Kay ECP Sir Lillis Presbitero, good morning pastor. Sana po may Kappa branch sa Balamban, Cebu or sa Toledo City, Cebu. God bless. O sa Toledo, wala pa. Pero sige lang, kinaan naman tayo liluan si Engineer Abad. No? Pero pag naatay membro da sa liluan, maka-handle po dito sa saan eh? Sa Toledo, pwede po. Marlene Sor, wow pastor, the power of God is with you. More power to you pastor. Ayan. Kay Mike Rin Ilaris Gasulga, Monte Calvo, good morning pastor. God bless you always. And also kay Jimmy Huagan, God bless you pastor. Good morning. Kay Rosalina Orain Daguplo, wow, naka-powerful. Naka-paka-powerful talaga. Diba? Good steward, praying for you always and God bless you and your family. Thank you so much. Kay Hildita Barquis Ogis, praise the Lord. Johnny Sernada, good morning pastor. Kay Kenneth Sergumba Abilio, more power pastor. God bless Pastor Joe Watching from Panabo City. Kay Dieter Aldocoto, I love Kappa from Bayugan. Kay mayroon daw sa ano yun? May nag-organize. Huwag kayong maniwala doon sa ano, no? Na nag-o-organize na hindi pa naman natin ina-acknowledge. Saan yun? May nag-text sa akin na ano? Nori Kebra, good morning pastor. God is powerful. Ikaw ang pinadala para sa aming lahat ng mga members ng Kappa. Maraming salamat po. Valye Dalyuta Angel, I love you pastor. And
Tiger Lee Lo Yin. Good morning, Pastor. God bless you po and your whole family and to all members. Long live Kapa. God bless. Kay Christine Sudario, fight the good fight of faith. Yeah, thank you. Kay Nick Barciana, good morning, Pastor. And also kay Darwin James, God be all the glory. Kay Liz Speaker, Pastor Joel, I believe na gipadala ka ni Almighty God para sa amo ah. Naa sa imo ang Espiritu sa Ginoo. God bless you. Thank you. Kay Herminda Bulo, good morning, Pastor. Mabuhay ang Kapa. And God bless Joy Miwa. Congratulations, Pastor. God bless you always. Watching from Japan. Kay Otbo Nilsson, Epo-Epo. Muna. Also kay Jubilin Barigian Asni, good morning, Pastor, from Glan. And also kay James Basira, good morning, Pastor. God bless Kapa at sa buong pamilya po ninyo at sa lahat ng mga Kapa members. And kay Federico Flores, good morning, Pastor. Mabuhay, Pastor Joe Watsing from Korea. God bless you always. And Pia Sorhinya, hihina, yan. Maihalintulad po natin ang nangyari sa mga pagsubok na dumating sa Kapa. Malaking gustong buwagin. Subalit, makakaya nating malampasan pag tayo ay maniniwala kay Pastor at magkaisa upang hindi tayo kaya tibagin ng mga masama. Okay. So, talagang tataluhin talaga natin yung masama. Felix Bariga, God bless you, Pastor. Mas lalo kaming tumibay aming paniniwala at nananalig sa iyo. Long live ka pa. Mabuhay ka, Pastor. Thank you so much. Kay Lidyo Galopo, amazing power of God founder. Yes, amazing talaga. At ako naman hindi po makapaniwala. Milagro din na yung hindi nga umulan, no? Talagang napakalakas ang ulan noon doon sa Tagum. Lahat po ng mga taga-Tagum, no? Almost 60,000 na yung members natin doon sa Tagum. So sabi nila parang hindi matuloy yung ating Pastor, yung ating Thanksgiving dahil po tingnan mo yung nagtanim ng mga sa Jory Banana Plantation, yung mga trabahante, yan. So, sabi, hindi matuloy dahil napakalakas ng ulan. Talagang, napakaulan. Pero sinabi ko, hayaan nyo, pag pupunta ako dyan, aalis ang ulan, ang mga ulan na yan. Nung pumunta kami doon, napakaganda po ng panahon. Mainit na mainit. So, yun, yung binigay sa akin na parang sinasabi ng Panginoon na talagang manalig ka. No? Ako na may sumusubaybay at gumagabay sa inyong lakad parati. Parang ganun ba? Sabi ko, sige, pupunta ako dyan. Nung pumunta ako, hindi. Wala talagang ulan. Yun yung mga pinakita sa akin ng mga milagro ng Panginoon na talagang yung gabay niya ay nasa atin. Kaya kahit mayroon pang sumusunod at ginagaya tayo, talagang dahan-dahan silang naglaho ngayon. No, mayroon pang isa parang nakasurvive dahil tinutulungan ng ating mga membro. Kung hindi nyo nang tinutulungan, natagal na yan wala. Kaya yung ating mga membro, nako, sige lang. Naman nila yan, yung right din naman nila yan na parang iiwan tayong mag-iisa. Iiwan mo akong nag-iisa. Dati ang pag-ibig mo ay sa akin lamang. Ikakasar ka na doon sa iba. Para naman ganun, di ba? So, yun. Dati ang pag-ibig sa akin lamang. Ngunit talagang siya ay nangangalunya sa lawahan. No?
kay Raminang winasak na tahanan. Ako. Dapat ako lang talaga yung mamahalin ninyo. Pero sige lang. At andito naman lang tayo na kung kayo po'y babalik, we are open naman. Pero pasensyahan na lang talaga doon sa mga na-block, no? Kasi ano yun? Yun naman yung sinabi ng Panginoon dito sa ano, sayang po natin, dito sa Tito, andito to sa Tito. Tito 'yun. Dito yung sa ano, Timothy. Dito yung sa Tito 2, mga 2 'yun. Yung mayroong ano dito sa hindi pala dos tres at saka jis, oh, sinabi dito natin basahin sa Tagalog, Tito tres jis, sabi ito, a man that is an heretic after the first and the second admonition reject. Oh. So after first and second admonition, then he will not believe, then reject. Diba? Sa Tagalog, sa Cebuano. Asan na yun? Ganito po ang pagkasabi sa Cebuano. Isalikway mo ang tao na maoy ginikanan sa pagkabahin-bahin, sa human, sa makausa, o makaduha nga pagtambag. Tagalog. Cebuano to, parang mali yung pagka-farapris. Ang taong may maling pananampalataya pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo siya. Pero dito sa King James Version, ito talaga, itong Bible na to, sabi dito, ang tao na malalison tapos ni mo siya katambagi sa makausa o makaduha, igasalikway mo siya. Oh, magandang pagkasabi, talagang naiintindihan. Dahil yung malalison na tao, yung taong ano ba, yung taong hindi talaga maniniwala. So matapos mo siyang pagsabihan isa at dalawa, din paalisin mo na siya, itakwil mo na siya. Parang ganon yon. So ako po, hanggang 10 yung aking sinasabi doon, na ganito, ganito, sana naman wala. Ayaw naniniwala. Di, hindi naman natin, hindi naman natin kasalanan siguro, no, na itakwil, dahil andito din yun sa Biblia, na itakwil mo sila pag hindi talaga naniniwala. Eh, andoon, hindi talaga naniniwala. So talagang itakwil na lang natin, no? At pasensyahan na lang po. Pero kung andyan pa kayo, ba, aawit na lang tayo ng babalik ka rin upang tayo'y magkapiling. Itong mga awit na to, may mga maraming hugot ba? Ano ba? Kay Uicanuel Onares, hello pastor, good morning. God will give you more strength and God good health. Always, we love you, pastor. Nais ko po mapaabot sa inyo. Baka matulungan ninyo po ang taong nasunugan. 6 na bahay, 6 na bahay po ang nasunugan at wala po siyang nakuha kahit damit man lang. Sana po matulungan dito po sa amin sa barangay Matabaw, Agusan del Norte. Ang layo, pero meron naman tayong ano dyan, Bayugan. Saan yung pinakamalapit? No? Saan yung pinakamalapit? Good morning, Pastor. Watching from Sipala City. Pastor, sana magkaroon din ng branch sa Iloilo. Meron na, parang kuha na yung ano, yung branch sa Iloilo. Yan na, at inaasikaso na nila yung branch. Okay.
Wala na po tong tayong oras. At marami pong salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat din sa inyong panonood. At ngayon po ako po ay inaanyayahan ko po kayo para sa ating prayer. Okay, shall we pray? Our great God and kind Heavenly Father, the Lord, thank you so much for the many blessings you've given to us. Thank you, the Lord, for the protection throughout the night and throughout the day. I am so thankful, the Lord, for the favor that you bestowed upon your servant. That thank you so much for using me to deliver them from the poverty, from the being a slave of money. Thank you, the Lord, for the guidance, and thank you for the miracle day by day that you bestowed upon your servant and to all the members of the Kappa. You may bless also the Lord in this very special way to our all the businesses of the Kappa. I am praying for the blessings in, from you, that you are going to pour out the blessings, that there is no room enough to receive it. Thank you, the Lord, for that assurance. And also for my members who are suffering still the diseases and illnesses, I pray, the Lord, that you will use your powerful hands in order for them to be healed, whatever diseases that they are feeling right now. I pray, the Lord, that this disease will be healed. I am asking your power to give ease to this suffering. I am also praying, the Lord, for the problems day by day. I pray for the solution that will give us that solution, the Lord, and also help us to be more faithful every day in order to continue our Christian life. Thank you for forgiving our sins, and thank you for everything. And may you protect us from any possible harms and dangers as this day is start. We're going also to start our daily activities. I'm also praying for the protection, the Lord, and to all the to all my family and to all the members of the Kappa and to all the bodyguards. I'm also praying for the enemy, the Lord, that you will open their hearts and minds to all the detractors. I pray that you will open, the Lord, their hearts and minds so that they may be able to be realize what are the things that we are doing, because this is for the betterment of our life and the government as well. Thank you for forgiving our sins and the assurance of answering our prayers. In Jesus' holy name I pray. Amen and amen. So wala na po tayong oras, mga kaibigan. Maraming salamat sa iyong panonood at pakikinig kay Madam, si Madam Rina Meron. Thank you so much for watching always. Ito po ang inyong pastor, founder ng Kappa Community Ministry International Incorporated, Pastor Joel Apolinario, palaging nagsasabing, if God is with us, who can be against us? Bye-bye and God bless.